So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang unang paraan kung paano ang tamang paraan para matanggal natin yung verifying kay client. So ngayon, una natin gagawin guys, open muna natin tong ano. Ito guys, hindi to server na, display server yung ginagamit yung PC guys. So after nito guys, papakita ko sa inyo yung actual na kung paano gawin ang position ito. Doon mismo sa, itatry ko to doon sa aking disk list at saka sa client para makita nyo kung paano to, kung paano siya mag-work. Okay? So ngayon guys, pakita muna sa inyo. For example guys, ito yung server natin. So, for example guys, yung games natin ay nandito sa ating disk drive. For example, yung usually drive D. So, ito yung, for example, ito yung game disk natin. So ngayon guys, may na-install akong Valorant guys. Ito, nagda-download pa siya. So, for example, nandito yung ating folder ng Valorant. Yan. So ngayon guys, ang mga laro kasi guys, patulad nitong Valorant, yung update file nito guys ay nandito sa drive C. So yan. Nandito siya sa drive C guys at saka sa loob ng program data. Ngayon guys, kung hindi nyo makita yan, pwede nyo i-type lang dito. C, tapos backslash, pag-type nyo lang program data. Tapos may folder dito ng Riot Games ito guys. Ito guys yung problema natin guys. Ang sistema nito guys kay Valorant, pag nag-update kayo kay server, 'di ba napapansin niyo? Pagdating kay client, lagi siyang nagbi-verify kahit naka-update na siya dito kay server. So ang problema kasi guys, itong folder ng Riot Games dito sa program data. Kasi hindi naman siya naka-ano doon sa ating sa folder ng Valorant. Doon sa game disk natin. So, hindi siya nagsisync doon sa ating client kasi meron din yung sariling folder ng Riot Games doon sa ating client side. So, ang gagawin natin dito guys, simple lang, para matanggal natin yung verifying, ang gagawin natin dito guys is, kukopyahin natin to. Okay? Kukopyahin natin to guys at ilalagay natin to doon sa drive C ng client. So, ang gagawin nyo ay, mag-super client kayo para masave yung ano, masave natin yung ito, para makopya natin to. So mag-super client kayo, tapos kopyahin nyo lang to. Tapos i-paste mo dun sa, i-overwrite nyo na lang dito rin sa C program data. Ayan. Yan yung unang way guys kung paano kung paano matanggal yung verifying. Pero make sure guys na updated siya dun sa server. Ngayon guys, ang problema nito guys, every time kasi nag-update si Valorant, every time nag-update si Valorant, nagbabago to. So nagbabago yung file dito, yung na-update to guys. So ang gagawin niyo ulit, kukopyahin niyo ulit yun guys, di ba? So para mamatanggal yung verifying kasi sigurado yan pag mag-update si Valorant, babalik at babalik yan. So ang gagawin niyo, mag-super client na naman kayo kay client sa disk niyo. So di ba hassle yun? So yun guys, ang meron akong naisip na paraan guys, kung paano mapadali ang proseso niyo na hindi ka laging mag-super client. May naisip akong paraan na gumawa ng simple lang na ano, simple na program lang ng purpose niya ay kukopyahin niya lang to guys after mo mag-update kayo ano kay server, kay Valorant sa server, kukopyahin niya lang to tapos kukopyahin rin to doon sa disk list, sa client disk list. So yun ang purpose ng program na to na gagawin natin. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung ang program na yun gagamit tayo ng Visual Studio to. So magpo-program tayo guys para ma-automate natin yung copying ng ano, para hassle free na tayo, hindi na tayo magma-manual copying. Okay? So ito guys, open na natin yung Visual Studio natin. So guys, kahit anong programming language, yung basta ang purpose lang guys is kopyahin lang yung folder na to at kukopyahin niya to doon sa client natin. From server, mula kay server, kukopyahin niya doon sa ating client, sa disk client. So, yun yung purpose ng gawin nating program na to guys. So, actually, nagawa ko na to guys. So, ang gagawin ko lang ay papakita ko sa inyo yung umpisa, okay? So, una, nagbukas ako ng Visual Studio. Yan. Tapos, create new project tayo guys.
And then ito. So ito, select natin to, yung Windows Phone app. So gagawin natin guys, gagawin tayo ng C# language, okay? So next lang natin. At pangalan natin ang ating application na kunwari Valorant auto update, auto update. Ayan. Tapos create na natin. So ayan guys, so may form na tayo dito. So excel lang natin guys. So dalawa yung gagawin natin guys. Isa sa server at saka isa sa client. Okay? So una natin gagawin ay yung sa server side. Sa server muna. So server. Server. Valorant server. And then sunod makita ng button dito. Pangalan natin ng client update or update client. Yan. Sure na yan sa guys. Tapos yan. Tapos double click natin guys. So dito natin ilalagay yung ating codes para sa magkopya ng file. Okay guys, so lagyan natin gagawa muna ako ng variables. Variables ano ba? R Riot Games RG1 yan equals balito guys yung gagawa ito yung target at saka yung tawag dito yung target location at saka yung kung saan nyo kukopyahin yung data files. So gagawa tayo ng dalawang variables. Una yung source natin which is dito ito. Tapos ganyan, kopyahin natin to guys. Ganyan, then paste natin dito. Tapos lagyan natin ng at sign. So ayan. At saka isa pang variable. Ito naman yung location kung saan nyo ilalagay yung folder ni Riot Games. RG2. Lagyan ko lang RG2 yung variable nya. Tapos bali for example guys, lagay natin dito. Lagay kayo dito ng folder na Valorant. Valorant update files or Valorant update na para ma-exec. Tapos copyin natin to guys. Tapos lagay natin dito. Ayan. Ayan. Tapos sunod kikreate tayo ng create directories. Create the directories for each for string directory path and directory dot get directory. Yung ating unang variable RG1, ito yung source. And then search source option. Hello? Search option.
So, ako natin ito. Ito siya. Ito yung nagtamis. Replace natin yung may existing sya. Okay. Replace yung value natin. Yung source, RG1, at RG2 yung landing. Landing directory natin. Ayan. And then, go tayo dito lang. Copy all the files. Replace. This is many files. Same. Name rich string new path and directory git files. So yun na guys, testing natin guys kung magkopya nga. Testing natin siya kung saan ba yun? Valor on top eh. Testing natin guys kung makopya niya yung let's see ito. Stop. Okay guys, up. Click natin yung update guys. Dapat guys, ika-copy nyo tong folder na to ng Riot Games. Papunta dito sa ating disk drive. Okay? Kunwari ito yung server natin guys. Okay? So, try natin. So, ito na guys. Copy nya. Ayan. Pero dapat guys, meron siya dito ang right game sa folder. So, erase muna natin. Bagoy lang natin yung ating codes. Dapat meron din siyang dito right games. Tara, buo na siya. Ayan. So, pag natapos na siya, bagyan natin ng message.
equals update is completed. Ito start the client to take effect. Message box that show message just title. Dapat makapit dito yung buong folder ng Riot Games, okay? Try lang natin. And guys, tapos na yung Riot Games natin. Yung Valorant pala. Close lang natin to. And guys, copy na natin na dapat mag-upper dito yung Riot Games na folder. Ayan. So, ito na siya guys. Ayan, na-open na siya. From here to the disk drive. So, dito na siya. Okay. Ngayon guys, gagawa pa tayo ng isa pang client naman. Bali, ang gagawin nito, ang isa nating form, ang gagawin nito, itong folder ng Riot Games dito sa ating game disk is kukopyahin naman mula dito papunta doon sa ating client. Okay? So, yan. Para ma-automatic yung copying ng folder na to. Okay? So, gagawa tayo sa so okay na to. Close na natin to. Ayan. So ngayon, sunod kong gagawin ay runin ko na lang to guys para mabilis. Valorant client. Ayan. Same din guys, pero ngayon ang gagawin natin dito is babaliktarin natin to. Babaliktarin lang natin to para itong si kasi ito yung ano natin eh, ito yung source natin eh. Tapos ito yung destination ng kinokopyahan which is yung ating game desk, okay? So kukopyahin lang natin to kasi ito na yung pagdating kasi kay client, ito na yung magiging source niya yung ating game desk. Kukunin natin to, lipat na sa taas. Tapos lagay natin dito. Okay? So yan lang. Pero ngayon guys, ang gagawin ko dito kasi dapat pagdating kay client, hindi mo na kailangan siyang pindutin. So, dapat automatic na siya. So, ang gagawin natin dito guys is form load na lang. Para pag-open ng form na to, automatic na siya mag-execute. Okay? So, double click natin dito. Ayan. So, ang gagawin ko dito guys, i-call na lang natin tong button na to. I-call na lang natin. Yan ang gagawin natin. So, ang gagawin ko is ano bang button to? Button 1. Okay, so button na dot perform quick. Tapos close na, mati na close yung form. This close. So, hindi mo na yan, guys, mamamalayan. So, ito, tanggalin na natin itong message. Ito, para wala nang message na magsasabi. Yan, mag-execute na lang yan. Okay? Pagka-load ng form, tukol nyo yung button 1, form click, kiklik nyo automatic. Ito. Yan. Ito, try natin to. So, ngayon, guys, ipalalagay ko siya dito para yan. Ito siya sa release. Ngayon guys, para malaman natin na nagkopya nga to from
ating disk game, game disk na dito ay kukopyahin pa niya pabalik dito. So para malaman natin na nagkopya siya, kasi hindi na natin malalaman guys kasi wala nang warning kung nagkopya siya o hindi, kasi automatic na yan. So ngayon i-delete na lang natin to. Ayan. Okay, so wala na yung Riot Games. So ang gagawin natin guys, i-run natin. So tapos na siya guys, ibig sabihin nag-copy na siya. Ayan na guys, nakopya na siya guys. Ayan. So ayan, ang gagawin na lang nito guys, ilalagay lang to sa startup ng ating client. Okay, so hanapin natin dito siya, Valorant update in files. So ito yung sa server, at ito naman yung sa client. Okay, tingnan natin. Delete, update client. Ito na siya. Ito naman. See, delete. So yun guys, ganyan lang ang gagawin na ito guys. So titesting natin to sa ating server, sa actual kung totoo nga o hindi. Okay, so tingnan natin. Okay guys, nandito na tayo sa ating server guys. Subukan natin na buksan yung ating server muna. Tapos, ngayon guys kasi may update yung Valorant. So ngayon, di muna natin i-update yung Valorant dito sa server. Bali, ang gagawin ko guys, i-open ko muna yung client. Ayan. Tapos, try natin buksan yung Valorant doon. Tapos, tingnan natin kung mag-update. Okay? Para lang makita nyo, i-update na, after natin doon sa client, mag-update na tayo dito sa ating server. Okay? Para makita nyo lang na nag-update siya doon habang di pa naka-update dito sa server. So, ayan. Cut ko lang. Okay guys, bubuksan yung ating server. So ngayon guys, bubuksan natin yung ating disk list. Tapos, power lang natin yung ating client. Guys, saran natin yung Valorant. So yan guys, nag-update siya guys. Hindi pa tayo nag-update sa server. Dapat pag nag-update tayo sa server, mawala na yung update. Tapos yung purpose kasi natin, pag na-update natin sa server, dapat wala na yung verify. Yun yung ano. So mag-verify siya guys, okay? So medyo matagal yan. So ngayon guys, huwag muna natin laki ng ano. So 1 gig. So off muna natin ito guys. Ayan. Shut down lang natin. Tapos ngayon, mag-update tayo sa server. Okay. So guys, mag-update tayo dito sa server natin. Server 2 guys ha, nasa server na tayo ha. So update lang muna natin yung Valorant tapos antayin natin matapos. Mag-verify siya tapos mag-download yan. So nasa 1 gig yung i-download, antayin lang natin. Ipuso lang muna nito guys, tapos balik tayo mamaya.
So ayan guys, tapos na mag-update. Ayan guys, tatry natin ngayon sa client. Dapat wala nang update sa, sa client. Dapat wala nang update sa client at saka expected na natin yung verifying. So tingnan natin. Tapos i-apply na natin yung ginawa nating program para din. So buksan muna natin yung program. So ito, rename lang natin yung nating server. Tapos yung isa, client. Copy natin dito sa ating server. Ito. Copy muna natin. At ito ang isa. Yan. So yes, andito na sa ating server ngayon. Ito lang natin magbukas. So yan guys, puntahan ko lang kasi nasa bahay ako. Puntahan lang natin yung server kung bakit tayo mag-unong client. Okay kasi ako guys. So matagal lang siya guys mag-online doon sa server kaya di ko siya na-remove. Eh may ano to, naka 2 minutes lang ata to. Mag-shutdown na yung client. So yan guys, wala na natin yung Valorant. So dapat guys mawala na yung update kasi nag-update na tayo sa server. Ang expect na lang natin yung verifying. Ayan guys. So nag-verify siya guys. Yun yung problema natin. Yan yung ating gagawa ng solusyon. Yun ang ginawa natin. Yun yung ginawa kong program. Yun ang gagamitin natin para mawala yan. So ngayon guys, papakita muna sa inyo yung una kong sinabi nung magsimula tayo. So kukopihin muna natin yung update files na galing dun sa program dito ng ating server sa Drive C at saka kukopihin natin dito sa client. Sa manual muna natin. Huwag muna natin gamitin ng dito. Huwag muna natin gamitan ng itong program. Ano lang muna? Manual lang muna natin. So, si program data. Pulitype nyo lang ito guys, program data. Tapos hanapin natin yung Riot folder. Let's copy. Tapos lagay natin dito sa ating game list. Saka lagay tayo dito ng folder. Game update. Tapos, lalagay natin dito yung Riot folder. Okay? So, ngayon guys, pag na-copyan nyo na yan, restart nyo lang yung client. Hindi mo kung hindi siya nag-online. So, alam pa kayo sa inyo ang server. So, restart natin guys para na-copyan natin yung files. Dapat mawala na yung verifying na. Manual copying lang muna natin guys tapos saka na natin gamitan ng program na ginawa ko pa. Tingnan natin kung anong nangyari.
pinakinig ko talaga. So dapat wala na guys yung verifying. Ay, mali, mali. Hindi ko pala na. Okay. Kopyahin muna natin guys. Sorry. Sorry guys, dapat pala muna natin kopyahin yung folder. So dito siya guys. Kopyahin natin to. Copy. Tapos lagay natin sa C drive. Type na lang natin program data. So paste lang natin dito guys. Right click. Tapos paste. Yes. Replace natin guys yung files. Yes. Then guys, nakopya na siya. So ngayon, run natin ulit yung Valorant. Dapat guys, wala na yung verifying. So guys, wala na. So ngayon, installing dependency. So madali lang yan guys. Normal lang yan. So yun yung normal na. Pag nasubrakayan natin yan, mawawala na yan guys. Yan, diba? Tapos na. So wala na siya guys. Wala nang verifying. Saka magsusubrakayan tayo guys at gagamitin na natin yung program para di na tayo mag tawag dito mag manual copying, so automatic na dapat. Okay, so tara, so shutdown ko muna to tapos susoper client natin to mamaya. Okay guys, tayo, so delete muna natin to, tingnan natin kung bumali yung ating program. Natin nila nung server natin. Okay, so natin. Date client. So, successful. Natin, refresh. So yun na siya guys, meron na tayo dito. Ayan siya. So, nakopya niya guys. Ayan na. So ngayon, ang gagawin natin, magsusuper client tayo sa... So, ganito guys, after niya mag-update ng ano, after niya mag-update ng Valorant, wala rin, tapos na siya mag-update, open niyo na itong, pwede na itong i-open, tapos update client para makopya yung folder dito sa ating game desk. Okay, yun yung purpose nitong program na to. Tapos pagdating sa client, si client, ilalagay natin tong ito doon sa client, super user natin. Ito naman, hindi mo na kailangan i-click to, automatic na siya mag-kukopya kasi ilalagay natin to sa startup. Okay? So ngayon guys, mag-super user muna tayo. Balik tayo dito, balik. Ay, mali pala. Dapat copy muna natin yung... Sorry guys, nakalimutan ko. Dapat copy natin yung... Copy natin. Dapat copyahin natin ito guys. Lagay natin sa game desk para ma-access ni client. Lagay natin sa game desk. Dito. Dito na lang sa labas. Yan. Balik tayo sa client. Guys, so ngayon, direkta na tayo guys. Open agad natin yung Valorant. Dapat wala nang verifying. Okay guys.
wala na siyang verify. Automatic na siya, yun ah. Okay, so natanggal na guys yung verifying. At successful yung ating ginawang program, okay? So ngayon guys, isave na natin to. Shutdown natin. So ngayon guys, isave na natin. Fix further. Okay. Ngayon guys, testing natin ang hindi na naka-super client. Okay, so balik tayo doon. Hindi na naka-super client to guys, ha? Testing natin. Siyempre, titesting din natin sa ibang PC mamaya. Try muna natin ito sa isa tapos bukas tayo ibang PC. Okay. Punta tayo kay Valorant. Open ulit natin. Okay guys, okay na siya guys, nawala na yung verify eh. Okay, try natin sa ibang PC. Palita muna ako isang IP kasi napalita ko ng IP. Kasi siguro din nag-online kasi napalita ko ng IP. So guys, buksan natin yung ibang PC. Ito eh. Ayan guys, kita nyo, wala na yung verifying, tuloy-tuloy na siya, dito na siya. Amen. Sa natin bala. Boom. Alright guys, success ang ating ginawang program guys. Ayan o. Okay, hanggang dito na lang guys. At magbababay na ako guys. Okay. Salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo guys. Subscribe kayo sa aking channel. Bye bye. Siya nga po pala guys. Kasi diba hindi siya nag-online. So papakita ko na rin sa inyo. Maglagan na rin para dun sa may katanong nga bakit hindi siya nag-online. Hindi siya nag-online kasi guys, ano, nagpalit ako ng IP ng server ko. Kasi nagpalit ako ng ano, router. So, ito. So, ito na yung bagong IP ng aking server. So, dati kasi guys, 168.10 yan. So, pinalitan ko ng ano. So, ganun pala mangyayari pag nagpalit ka ng IP. So, hindi siya nag-online. So, ang gagawin natin guys, actually, napanood ko rin ito sa, ano, sa YouTube. So, ang gagawin natin, disable na natin. Stop services muna. Tapos, punta tayo dito sa ating image. At saka, delete natin ito. Yung upgrade. Delete natin itong upgrade resource. Tapos, start ulit. So, tayo sa ating console. Tapos, super natin ito. So, antayin lang natin guys ang bukas, okay? Guys, focus siya. So, balik tayo dito.
391 MB. Antay lang natin guys kung lalagay ko siya ng alang minutes pa. Antay lang natin. So pag di na magbago yan guys, may sabihin na actually nasa 391, actually sapat na yan para mag-online siya. Okay guys, so di na siya nagbago. Okay, ano na natin. Shutdown natin doon. Ayan, tapos off na natin yung super user. Tapos huwag na natin i-save guys. Ano lang natin. Ano lang natin. So, wake up ulit natin. Dapat guys, nakulay na yan. Ano kung hindi. Wala. So, yan na guys. Nag-online na siya. Yan. Online. So, okay na guys. Ganun lang dapat gawin nyo guys. Pag hindi siya mag-online sa Disguise console nyo. Yeah. Delete nyo lang yung resource tapos super user, shutdown, huwag nyo lang i-save. Okay? Okay, bye-bye!